Sa patuloy na pag-usad ng panahon, tila ba isang panaginip ang kahapon? Ang mga ingay ng giyera, sigaw ng mga tao, iyak ng mga pamilya, at ang sugat ng karanasan ay tila ba unti-unti natatabunan ng makabagong panahon? Nagawa kayang hilumin ang mga sugat sa nakaraan o ito'y nananatiling sariwa sa kasalukuyan? Wala na ang ingay ng digmaan, ang panaghoy ng mga sugatan, ngunit ang mga alaala nila'y mananatiling nakamarka sa kasalukuyan. Karamihan sa mga taga-Bukawi ay kabilang sa mga nagsanay bilang sundalo. Ang mga kalalakihan na nakatungtong sa edad 18 ay sumailalim sa pagsasanay sa hukbong sandatahan. Noong 1944, kabi-kabilang engkwentro ang umusbong sa pagitan ng mga gerilya at mga Hapon. Gaya ng mga kagamitang pandigmaan, hindi sapat ang mga kagamitang pangmedisina at manggagamot noon sa bayan ng Bukawi. Si Dr. Ismael E. Yanga Sr. o mas kilala bilang Dr. Temeng ay ipinanganak noong 16 ng Oktubre taong 1907. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Yanga at Marcela Eusebio at si Sofia Duran ay ang kanyang may bahay. Si Dr. Temeng ay namatay noong 21 ng Hunyo taong 1973. Si tatay ay hindi lang tatay sa pamilya. Parang napaka-social minded ang tatay noon. Iniisip niya lagi yung mga taga-Bukawi, yung mga ganyan. Napaka-intellectual na tao. He graduated, summa cum laude, board up na siya. Ganyan katinyo si tatay noon. Kaya yung mga may isip niya, kaya talagang i-expand. Si Dr. Temeng ay nakapagtapos ng Doctor of Medicine sa University of Santo Tomas noong taong 1933. Siya rin ay top-notcher sa medical doctor board examination ng taon din na iyon. Bilang isang chemist na imbento ni Dr. Temeng ang isang uri ng gamot na nakapagpapagaling ng iba't ibang sakit. Isa itong analgesic na malaki ang ambag sa larangan ng medisina. Ang imbensyon na ito ay ang Sedina Burgos. Noong 1930 at 1940 ay walang nagsasagawa ng paggagamot sa bayan ng Bukawi, kung kaya ay maraming mga mamamayan ang umaasa sa mga albularyo, manghihilot at mangtatawas. Dahil dito, mas piniling magsilbi ni Dr. Temeng sa bayan ng Bukawi upang mas tumaas ang kalidad ng kalusugan sa nasabing bayan. Noong Abril 1944, nalaman ni Commander Dominador El Santos na magkakaroon ng isang matinding engkwentro ang mga gerilya laban sa mga Hapon. Ang Valenzuela Republic, Batute, Del Pilar, at Buena Vista ay ilan lamang sa mga rehimente ng Bulacan Military Area na madadamay sa labanang ito. Kaya naman, agad niyang kinausap si Dr. Ismael E. Yanga na maging handa sa operasyong magaganap sa bayan ng Bukawi. Bilang mahal niya ang bayan, agad niyang inihanda ang mga kagamitan at gamot upang panlunas sa mga sundalong nasusugatan. Sa kanyang pagsasaayos ng first aid, nakilala niya si Ginoong Conrado Jose, nakilala rin bilang Mang Rading. Silang dalawa ay nagtaguyod ng pansamantalang klinika upang mangalaga sa mga gerilya. Sapagkat maraming pwedeng mangyari sa engkwentro, nakapagturo si Dr. Temeng sa 6 na tao
kung paano ang gagawin sa operasyong mangyayari. Isa sa mga binigay ni Dr. Temeng na pagsasanay ang pagbubuhat ng sugatan. Pagdedesisyon kung bibigyan muna ng first aid bago dalhin sa operation center at iba pang mahalagang isyong pangmedikal. Habang may sagupaan ng madaling araw ng 16 ng Abril, 1,944 namatay ang 5 Assistant Chief of Staff ng BMA. Ito ay naganap sa istasyon ng tren na nakadestino sa bayan. Naging mahirap para sa mga taga-Bukawi ang pagbubuhat at panggagamot sa mga sundalo. Mas lalo itong mahirap para kay Dr. Temeng dahil sa kakulangan ng gamot at pangmedikal na kagamitan. Noong may bumagsak na eroplano, si Ginoong Ray Hoover ay labis na napinsala dahil sa nasabing aksidente. Una siyang iniligtas ni Lieutenant Colonel Joaquin Villanueva at si Dr. Temeng ang siyang gumamot dito. Binigyan si Hoover ng sapat na pangangalaga sa Dr. Yangas Clinic bago siya dalhin sa BMA headquarters. Ang pamilya Yanga ay may farmhouse sa Loma de Gato, Marilao. Malapit dito ay bumagsak ang eroplanong Grumman F-4F o Wildcat. Nailigtas si Kapitan Russell Reed at si Dr. Temeng ang siyang gumamot dito. Nang siya ay gumaling, bumisita siya sa pamilya upang magbigay pasasalamat. Sa bayan ng Bukawi, malaking panganib ang kinakaharap ni Dr. Temeng. Sapagkat sa lahat ang mga tao, lihim siyang nanggagamot nang walang hinihinging bayad o anumang kapalit sa mga nasusugatang sundalo. Ang pamilya ni Dr. Temeng at ni Ginang Felicidad Santos ay nananahan pansamantala sa kanilang plantasyon sa Loma de Gato, Marilao sa kadahilan ng may umaambang panganib na dala ng mga Hapones at Hukbalahap. Ayon kay Estefania na pamangkin ni Dr. Ismael, sila ay tumatakbo tungo sa kagubatan at nagtatago sa kuweba kung sila ay naghihinala na may masamang mangyayari. Sa pagbibigay nito ng tulong, muntik nang mapahamak ang kanyang buhay dahil may mga Hapones na naghahanap sa kanya. Buti na lamang ay may taong lumapit sa doktor upang ipaalam na kailangan na niyang umalis ng Bukawi. Kaya naman, agaran siyang pumunta sa plantasyon upang malito ang mga nagmamanman sa kanya. Sa kaganapan ng 2nd digmaang pandaigdig, naging piping saksi dito ang Aguas Potables o mas kilala bilang Bukawi Water District. Ang Aguas Potables kung ating pagmamasdan ay mababanaag ang mga bakas ng tama ng bala ng tora-tora na siyang ginamit ng mga Hapon noong nakaraan. Ang Aguas Potables ay nananatiling nakatayo magpahanggang ngayon at nagsisilbing alaala ng kahapon. Knowing tatay, iba si tatay. Talagang lumaki sa hirap. Kaya ramdam mo yung kanyang pananalita na pangmahirap talaga. Kaya madali siyang kausap. At saka gusto niya yung hindi masyadong seryoso. Relax ka lang. Pag kausap niya yung mga tao dito, yung mga janitor natin. Kami, gusto niya yung parang masaya. Ayun yung masyado. Ganun si tatay. Pagkakalam ko. At nilalakad niya mula sa Burgos hanggang dito sa eskwela. Natatanda ko. Nung abutan ko siya rito, 1981 eh. Nakikita ko na si tatay. Hanggang siya ay mawala. Kaya iba si tatay talaga. Nang siya ay namayapa noong 21 ng Hunyo 1973, nabigyan si Dr. Temeng ng posthumous award, gawad pagpupugay at pagkilala. Ang parangal na kanyang nakamit noong Rizal Day, 30 ng Disyembre ng taon din na iyon. Noong 16 ng Abril 2017, binigyan ng parangal si Dr. Temeng bilang isang World War II veteran. Ito ay inilahad sa kanya dahil sa malaking tulong na kanyang ibinigay.
lalong-lalo na sa mga sugatang sundalo. Masasabing isang napakabuting ehemplo ni Dr. Temeng Pagkus na salamin niya ang pagmamahal sa bayan, pagmamalasakit at pakikipagkapwa. Ang kanyang pagsisilbi sa ating bayan ay hindi nagtapos noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkus ang kanyang mga sakripisyo at layunin ay patuloy pa rin tinatamasa ng bawat henerasyon. Yung kanyang clinic na sinimulan noon pa na pagtulong sa mga mahirap, kahit nga nung gera, tumulong siya sa mga nasasaktan nung gera, regardless kung ano man yung kanilang kinakasapian noon. Mula sa isang clinic, hinangad niya maging ospital para magkaroon ng kauna-unahang ospital ang Bukawi. Ganun pa rin, hindi naman kayamanan ang aking lolo, pero sinikap niya dahil sa pagmamahal niya sa bayan, pagmamahal niya sa mga kapwa, Bukawenyo at Bulacan. Ang mga alaala, pagtulong at napagtagumpayan ni Dr. Ismael Yanga Sr. o Dr. Temeng ay hindi lamang nanatili sa puso at isip ng kanyang mga natulungan at kapamilya, dahil naisulat na rin ang kanyang mga naging karanasan sa iba't ibang mga aklat, gaya na lamang ng Lieutenant Colonel Joaquin T. Villanueva ni Alfredo Morales Herman. Araw ni Rizal na magazine ng Far Eastern University at ang tatay, the greatest achiever ni Alfredo Morales Herman. Salamat sa pagmamahal, salamat sa halimbawa, salamat sa inspirasyon, salamat sa kabayanihan ninyo. Ang kabayanihan ninyo ay ang dapat tularan ng bawat kabataan ngayon, lalo ngayon sa henerasyon na ito. Kasi isa itong kabayanihang tahimik, kabayanihang hindi nagmamayabang, pero iba't ibang henerasyon ang natulungan sa larangan ng edukasyon at sa pagdulong sa kapwa. Salamat po, Tatay. Ang mga sugat noong ikalawang digmaang pandaigdig ay masasabing nabigyang lunas na. Ang mga hirap at sakripisyo, hindi lamang ni Dr. Temeng, bagkus ang kabuuang pagtimbing at tagumpay noong ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi nasayang, dahil ngayon, maging ang mga kabataan ay nakikiisa upang saliksikin, alamin at balikan ang mga makabuluhang pangyayari noong nagdaan. Bilang kabataan, handa ka na rin bang tumindig at bahawin ang mga sugat ng ating bayan?